Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga friends na nasa ibang bansa, mga OFW friends natin at yung mga nakatira na sa ibang bansa. Hello po sa inyo. Ayun, ako rin po bumabati sa inyong lahat and welcome po dito sa ating palatuntunan. Morning, afternoon, ano mga inyong ano ang inyong oras diyan? Uh-huh. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras para kami ay mapanood at inabangan niyo talaga kami. Wag lamang po sa labas, ha? Dito lang po sa television. Maraming salamat po. At syempre, kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Vian Dacles. Ito pa rin po si Sunny Casulia. At ito po ang ating programa, Legal Minds. At ito na, partner. Dahil ito ang mga bagong usapan natin. Kaya bago natin na i-introduce ang ating topic for today, syempre, introduce muna natin na magpapaliwanag sa atin nito. Correct. Na maraming nakaka-violate, lalo na ngayong mga panahon na to. Talagang tamang-tama ito dahil magde-December. Mga issue nito, sweet lover. Yan, good lover. Lawyers ay good lover. Driver, sweet lover. Meron din pala, lawyer. Of course. Meron partner. Justice, di ba? Partner, pakilala na natin ang ating kasama for today. Ang magpapaliwanag sa atin ang ating pag-uusapan. Ang nag-iisang attorney pogi, attorney Mark Tolentino. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Lalo na yung mga OFWs natin, mga suking taga-pakinig, and mga viewers sa Legal Minds. Ayan. Ito yung kaibigan ninyo, si attorney Mark Tolentino. Of course. Pero bago natin puntahan ang topic, gusto kong puntahan yung good lover talaga. Driver, sweet lover. Ayan. At ang mga lawyers. Lawyers, good lovers. May mga ganun sa atlay, ha? So, ibig sabihin, dapat pala magmahal ka ng lawyer partner. May sweetie. Lady, sabi na, lawyers are good liars. Hindi, lawyers are good lovers. Ayun. At mahirap. Liars. Ganun, siguro, ganun ba nakalagay sa, ano? Sa sasakyan ni attorney. Siguro. Kasi hindi naman siya driver. Isa siyang lawyer. So, may tagline siya. Meron siyang kasamang driver. Tapos yun sa yung kanyang tagline. Ayun. Sige, baka pa saan tayo makarating. Ito na binanggit mo. Noong nakaraan, episode tayo. Ngayon, welcome na naman po dito sa isa na namang episode na itong pag-usapan po natin. At ito na, partner, ano ang ating hashtag HQOTD for today? Ito po, ito na naman, ha? Sabi po rito yung magandang araw po. Isa po ako sa masasabi kong iilang matitinong driver sa Metro Manila. Nasabi ko po ito kasi araw-araw po na dinadaanan ko ang mga kalsada dito sa Maynila. Karaniwan ko na pong nakakasabay, nakikita at nababalitaan ang mga banggan at iba pang aksidente sa lansangan dahil po sa mga drivers na walang disiplina at sadyang matitigas ang ulo. Di po ba? Bawal nang gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Bakit may mga kababayan nating driver ang matitigas ang ulo? Ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Mukhang hindi naman po kasi mabigat ang parusa dito kaya marami pa rin po ang pasaway. Lalo na naman ang unang panahon. Dati parang medyo magaan lang attorney parusa kapag nahuhuli ka. Yes. Hindi ka tulad ngayon. So, at saka, maging yung mga otoridad natin, pinagtatawanan lang eh. Pinapataan lang. Ang sabi ng batas, with respect sa itong bagay na ito, yung anti-destruction, destructive driving, ang sabi ng batas, this law refers only sa mga drivers. Diba? Motorist ang word na ginamit ng batas. Motorist ang ibig sabihin, siya yung nagdadrive. Hindi kasama yung mga passengers. So, siya yung nasa likod ng manibela. Siya yung humahawak. Siya yung humahawak ng manibela. Okay. Una, bawal siyang magbasa ng text. Bawal mag-text. Bawal magbasa ng text. Bawal manood ng mga videos. Sa phone? Phone. Bawal, anong tawag ito? Bawal tatawag, bawal mag-receive ng calls. On the day, yung nag-drive siya on motion. On motion or kahit na momentarily nakastop during red light. But hindi kasama yung nakapark. For example, nag-park siya, hindi kasama yun. Pero for example, red light, tumatawag siya, bawal yun.
Oho, kahit na nag-stop ang sasakyan, kahit red light. Kahit matagal yung nasa, ano, ha? Yes, yes. Basta nasa gitna ng kalye. Yes. So, ang sabi ng batas, habang nagda-drive or habang nakastop momentarily because of the red light. Pwede ba idagdag na dyan yung bawal yung nakainom, bawal lang po yan? Yung batas na pinag-usapan natin, anti-distraction lang. So, yung mga batas na nakainom, ano, ibang batas yun. Okay. So, ito lang yung nagbasa, nag-text, so ganon. So, bawal yun. So hindi po pwede mag-text, hindi pwede magtawag or o ano pa. Okay. Ito, sige, bago natin pagpatuloy, attorney, kasi di ba may mga technology na ngayon na hindi mo kailangan hawakan yung phone para mag-answer ng call, like yung mga may Bluetooth, okay. Di ba? Yung ganun ba, attorney, ano kasama pa rin dyan? Ang sinasabi ng batas, mag-text lang, mag-text, tatawag, mag-receive ng call, and manood ng videos, mga ganun. Mm-mm. But hindi kasama yung mga hands-free device. Yeah, hands-free. Free hands-free device, Bluetooth. Oo. Speakerphone. Mm-hmm. O mga ganun, hindi kasama yon. So, basta kailangan na hindi mo pwede hawakan yon during driving. Yung gadget. Mm-hmm. Yung gadget. Bawal humawak ng gadget during driving. And pangalawa, kailangan hindi yun nakapwesto na makadistract sa sight ng driver. Yung iba nga, ano pa eh. Yung tab ang nakalagay sa iba po eh. Malaki, diba? Mahaba yun. Oh, yun kasi yung mga music, pinakikinggan nila. And word na sinabi ng batas, including dito, yung mga diplomatic na mga sasakyan. Okay. So akala nila pa diplomatic hindi kasama. No, kasama ang diplomatic. Kasi diplomatic, yung mga sasakyan na may blue ang numbers. Yes. Pag 1,000, it's diplomatic. Ambassador yun. Yung mga iba dyan, basta mga blue, basta iba, may mga numbers. So yun, ang mga diplomatic, hindi kasama dito. Kasama. Private na mga vehicle, including public vehicle. Ayun. So not because you're in the government, driver ka ni congressman, driver ka ng isang mayor dyan, so exempted ka na. No, kasama doon sa batas. Okay? Lahat tayo dyan. But may exception. But may exception. Sino yun? Okay, sino mga exemption? Yung driver. Sino talaga? Okay. Sino? Hindi sino ang word. Kundi, ano? Paano? Paano mag-exempted sa batas na ito? Okay, okay. Paano? So, paano? In case na magtawag ka of emergency. For example, tatawag ka ng police. Or may inatake. Oh, tatawag ka ng doktor. Hindi yung doktor na girlfriend mo, ha? Iba yun. Hindi. Or doktor na boyfriend mo. Hindi, yung doktor na may case of emergency. Hindi mo pwede sabihin, tinawagan ko yung doktor. Doktor na girlfriend mo, doktor na boyfriend mo, hindi kasama doon. Doctor of medicine. Hindi yung PhD, hindi yung mga doctor of education, doctor of philosophy. Swerte naman noon yung driver na yun, may girlfriend na doctor. Yun na, in case of emergency, for example, may nanganak dyan, or may nabaril, at parang, in case of emergency, bawal yun. So, pwede kang tatawag. O nagkaroon ng hold up sa loob. Yun ang tinatawag na exemption sa batas. Okay. So, yun lang. Other than that, hindi ka pwede mag-text, hindi ka pwede magtawag, hindi ka pwede magbasa ng text, hindi ka pwede mag-receive ng calls, except hands-free device. Mm-hmm. Hands-free device yung nakalagay dyan, yung nakasaksak, pag may tumawag, may isang pindot lang, okay na. Mm-hmm. Or Bluetooth, kahit nagdadrive ka, nagsasalita, di ba? Parang ganun? Yes. Yung mga high-tech yun eh. So, walang problema yan. Mm-hmm. And hindi lang, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang yung text. Mm-hmm. Kahit yung mga luma dati, yung mga pager kasama dito sa batas. Of course, wala lang pager ngayon. Wala na. Oh, diba? But sinama sa batas. Nasa museum yan. No? But sinama sa batas. Pager. Sinama din yung mga analog na mga cellphones. Yung may keypad, ganyan. Yung mga cellphones na walang text. May mga lumang cellphone dati. So, yung mga sobrang laki pa. kasama din yun. Kasama pa yung may Morse code. Mga ganoon. So, kasama yun. So, ang purpose dyan, bawal kang ma-distract. Kasi, of course, ang government natin nag-protect sa information technology ng Pilipinas. But of course, nag-protect din siya sa buhay ng mga tao. Safety ng tao. So yun ang pinagbawal. And don't forget, if you mahuhuli ka nito, first penalty is 5,000 pesos. Malaki-laki. Second penalty is 10,000 pesos. Third offense, 15,000 pesos plus 3-month suspension. Fourth offense, 20,000 pesos plus cancellation of your license. And yung mga, lalo na mga public utility vehicle, abot yan ng mga 30,000 ang penalty. Plus, for example, hindi siya makabayad, yung mga operator will be principally liable. So, hindi lang ang
ang driver will be liable, also the operator will also be liable for this. Oh. Yung ganyan, attorney, dun sa sinabi nating suspension, ibig sabihin kahit ilabas yung sasakyan, bawal? Bawal yon. Tapos, eh, paano kung kunwari yung driver, humiram na ibang sasakyan, bawal din? Para lang makalabas siya. Yung ano yung... Kunwari, may sasakyan yung kapatid niya, siya, suspended siya, kasi nakatatlong offense na. Hindi, hindi yung sasakyan ang suspended, yung driver's license. Mismo. So, ibig sabihin, kahit humiram siya ng sasakyan ng iba, okay lang. Yan, oh. Hindi din siya pwedeng lumabas. Hindi rin pwede. Oh, oh. Then, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang, ano ba yung mga sasakyan pala? Mm-hmm. Kasama sa pinag-uusapan natin dito, yung mga habal-habal, kilig-kilig, ano yung mga... Kulig-lig. Kilig-kilig. 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 Yung mga kulig-lig. Kilig-kilig. Kinikilig ako nag-driver. Mga habal-habal, kasama yung mga public TV. Including yung mga... bawal din. Kasama yung mga animals, yung na-drive yung animals, yung mga kabayo. Ay, talaga, kasama. Basta, it should be for public thoroughfare. Yung katulad dito yung mga kalesa. Oh, mga kalesa. Ayan, pero kailangan public thoroughfare yung mga kalesa. Na may hinihila sa likod. Oh, basta may pasahero. Oh, yan. Di ba di mag, mga ganun-ganun ka sa kabayo mo tapos nagtitext-text ka dyan. Di ba? Correct. Pero pang-probinsya talaga. Pang-probinsya. So, yeah. Kulig-kulig kasama... bala, hindi kilig-kilig. Sorry. Kulig-lig. Kulig-lig. So, bawal din pala yun, attorney. Ito, attorney, kasama ba dito? Kasi lalo na sa mga UV natin, sa utility vehicles, even yung ibang GP yata meron din ito, na yung may radyo sila, attorney, na traffic ba dyan sa dinaanan mo, ganito, ganyan. Yan din ba kasama dyan? Kasama din yan. Merong gumagamit ng ibang applications para ma-determine kung saan sila maaaring dumaan ng hindi sila traffic. Like, yeah. Nakalagay for example, yung... Meron mga ganyan eh. Oo. Basta, hands off, hands free. Mm. Hindi pwede na drive ka, pindot ka ng pindot dyan. Hindi pwede yan. Kailangan hands free ang sabi ng batas. Mm. With respect sa yung mga... Drive. Yung mga may mga walkie-talkie ang tawag doon. Yung mga radio. O saan ka na dyan? Two-way radio. Hindi ka pwede magagamit nun. Kasama doon. Bawal din yun. Kasi it will distract the driving. Pero katulad, halimbawa, passenger ako nito, attorney. At pagkatapos nakikita kong ganyan, pwede ba akong magsumbong sa batas niya? Yes, pwede. Pwede ka magsumbong sa LTO, sa including sa PNP. Ay, kung walang LTO. So, LTFRB can also, diba? So, siguro. MMDA, pwede din yun. Pwedeng tawagan ng LTO, then pasyalan nyo itong mga ganitong kwan. Di ba, for example, taxi. Di ba, may mga plate number naman doon nakalagay. I-report mo. May number na hotline na pwede mong i-text. Na itong number na yan, habang nag-drive, nagte-text. Mm-hmm. Ang exception lang ng batas, don't forget, only in case of emergency, tawagan mo yung police kasi may nakita kang may nag-rumble doon. Hindi yung police na boyfriend mo. Klaro yan, ha? So, police, law enforcer, mga doktor, yung mga ganun, pwede mo. But only in case of emergency. Kasi emergency, hindi yung mga... Kasi na-miss mo na yung gusto mong tawagang police na yan. Hindi ganun. Oo. Kailangan in case only of emergency. Yun ang exception. Habang nagda-drive ka, pwede kang magtawag. Mm-hmm. Only in case of emergency. For example, kailangan mo talagang tawagan yung kaibigan mo na ganyan. Kasi kailangan mo na mag-park. Mm-hmm. Hindi, kasi bawal ang batas. Sabi ng batas, in case of motion yung sasakyan, it means gumagalaw. Gumagalaw, correct. Mm-hmm. Or kahit nag-stop momentarily during stoplight. So, during stoplight, naka-stop. So, it means, kahit na naka-stop, pwede ka din hulihin. Naka-stop yun kasi naka-light. Then, text ka ng text dyan. Mm. Hindi pwede yan. Oh, kung iyan ay nasa kalsada. Oh, yes. But what if, attorney, kung iyan ay nasa bangka, nasa speedboat, nasa barko? Basta ikaw yung driver. Ang word ng batas na ginagamit, kuliglig, wagon, carriages, carts, kasama din yung carts. Ano yung carts? Yung mga kurtela. Kurtela? Habal-habal. Kasama din yun. Yung mga whether animal or human-powered na mga sasakyan. Bawal din. O bawal, kasama sa batas yun. Basta dito, talagang ikaw ang nagmamaneho. Ikaw may hawak ng manibela. For example, you are the passenger. Pwede ka mag-text doon. Pwede ka manood ng movie habang nag-drive yung driver mo dyan. Mm-hmm. But with respect to the driver, hindi siya pwedeng magtawag except hands-free na mga devices. Kasi hands-free, yung nakalagay doon sa tenga niya, pag may tumatawag, pindot lang, okay lang yan. Mm-hmm.
Oh, yun lang, pwede. But text ng text, ano, hindi pwede yan. Pwede ka mahuli. Imagine, 5,000 pesos ang first offense. Mm-hmm. Ito, I believe one time, attorney, kasi may nakausap kami na taga-MMDA, na sabi niya, even maglagay ka lang ng cellphone or kung ano man sa may windshield mo or sa dashboard, bawal, kahit hindi mo siya ginagamit, bawal talaga yun, attorney, ano? Pa ganun. Kahit hindi mo siya ginagamit. Hindi, ang sabi ng batas, ginagamit mo. Mm. So, ang word gamit ng batas, write, send, read, text messages, or make call or receive call. For example, may cellphone ka, nilagay mo dyan, hindi bawal yan. Okay. Diba, hindi bawal. So, pwede ka maglagay ng cellphone dyan sa harap mo, basta make sure lang na hindi mo ginagamit yan. At hindi nakaharang sa paningin hindi mo. Hindi nakaharang sa paningin mo. Then, kung gagamitin mo naman yan, hands-free device. Mm-hmm. So, yung mga Bluetooth, yung mga wired na nakalagay dito, yun, pwede naman yan. Earphones. O earphones, pwede yun. Mm-hmm. So, other than that, hindi pwede. But yung sinasabi ng MMDA, hindi, mali yun. So, kahit kung yung cellphone mo nakalagay sa harap, walang problema yan, hindi, maliit lang naman yan. Mm-hmm. Except na yung nakadistract talaga sa... Naginagalaw mo siya. Pero kung tutusin, distractive din yan eh. Kasi kung nakikinig ka ng music, mawawala sa isip mo yung ano, diba? Kung tutusin. Ang, for example, may nagtatanong sa akin, bawal ba makinig ng music? Mm. Bawal ba makinig ng mga news? So, wala lang makikinig sa DCRS niyan. Correct! Wala kami mapipilay dyan sa ano na yan. Diba? Yung mga sumi natin, mga taxi drivers, diba? So, pwedeng makinig ng mga radio programs, mga FM, AM programs. Or any music will do. Walang problema yan. Basta ang pinagbawal lang na batas, dalawa lang yun eh. First is mag-text, magbasa. Basta anything about text. Pangalawa, bawal magtawag o mag-receive ng tawag. May pangatlo pala, bawal manood ng mga videos. Ayan, oo. Oo, yun yan. Bawal mag-Facebook dyan, di ba? Yung mga mobile, mga application, bawal gagamitin yan habang nagda-drive ka. Ibig sabihin, attorney, kasi sa mga UV Express ngayon, nauuso yung mga monitor sa harap para mapanooran ng mga pasahero. Eh, minsan si driver, ano, sumisingit-singit ng tingin. Sabi ng batas, pag hinahawakan, pag hands-free, walang problema yun. Okay, okay. Basta make sure lang na hindi makadistract sa windshield. At least ang ganda, no? Nung topic natin, ito may kinalaman dito sa Anti-Distracted Driving Act. Lalo na ngayon, partner, kasi maraming nakakabili na ng sasakyan. Siyempre, nakakalimot sila na isipin din yung mga ganyang bagay. Kasi ang kanila, basta makapag-drive. May high-tech na yung sasakyan ngayon. Sabihin mo, call voice bien. Call bien. Automatic bien yan. May voice command na. Kuya Sunny. Gusto ko yung sanity text. Ayan, gusto ko. Hello? Ano lang yan? Kung naka-Bluetooth ka, di ba? Para doon sa may mga kapatay. Kaya kung naka-Bluetooth yung cellphone mo, naka-link sa sasakyan mo. Saan mo? Meron ng mga ganun. Sunny. Automatic call yan. Hello? Ito program mo lang siya. Program mo lang yan. So, yun ang ibig sabihin ng batas na hands-free. Bibiglang ginagamit mo. Basta huwag lang yung kamay. Siguro dun sa ano, with regard dun sa question na kung pwede bang makinig ng music, siguro bawal kung yung naka-earphones ka at hindi ka aware dun sa paligid mo. Actually, kulang ang batas actually. Hindi bawal yan. Ang bawal lang, ma-distract yung mata mo and yung kamay mo. At hindi ka aware kasi sa paligid. Pero kung ma-distract yung tinga mo, okay lang. Pero kung... Kasi ang batas wala nakalagay. Bawal makinig. Kasi hindi nalinaw yung part na ano. Kulang. Of course, kung ilagay yon, bawal pala ang radio sa mga sasakyan. Di ba? Siguro bawal siya kung nakakonect yung earphones mo at yun lang talaga yung pinakinggan mo. Wala ka nang pinapakinggan. Basta ang pinagbawal sa batas, dalawa lang. Distraction sa mata mo, distraction sa kamay mo. Oh, yeah. Pero pag may gumaganon-ganon sa'yo, pwede nag-drive ka, okay lang yan. May nagkikiting-tingiling eh. yung mga passengers, huwag naman. Baka ma-distract pa rin yung sabi drive. Sabi nga, di ba? Talk to driver while bus is in motion. Baka ma-distract pa rin. Naranasan mo na rin ba? may kumikiti-tingiti ba sa'yo? Ay, yung iba, doon sa kamyo. kaso may hirap yung pagbiglang liko, Arthur, huwag ganon. Yung cambio, pag manual. Pag manual. Palaging primera, segunda, ganon. Pero pag matic, wala na yan. Matic na yun. Matic na. Matic na saan-saan. Saan-saan na tayo nakatulong po kami sa inyo sa pagpapaliwanag namin tungkol dito sa
paksa or traffic ang distraction na pinag-uusapan natin dito. Mata. Very important ang mata if you are a driver. Of course. Oh. Not because, for example, yung mga bulag, may nagtatanong sa akin, mm-hmm. under the yung mga people's with disability, PWD, mm-hmm. can the blind drive? Of course, hindi. Pwede mm-hmm. siya mag-work except yung mga trabaho na kailangan ng mata. Mm-hmm. Oh, for example, gumagawa ng ano pa dyan, susulat, they can write, di ba? Huwag lang mag-drive, kasi mag-drive, kailangan talaga ang mata. Visual. No, visual talaga yan. So, ang batas, ganun din. Kasi, may mata ka nga, nagbubulagan ka din. Uh-huh. So, wala din, nabubulag ka sa Facebook, nabubulag ka sa cellphone, ganun. So, that's why dalawa lang. Kaya... Mata, bawal i-distract. Uh-huh. Kamay, bawal i-distract. Uh-huh. Yung iba, pwede. Huwag lang palagi. Kaya dapat, huwag kayong mag-i-issue ng license sa bulag. But hindi ibig sabihin na may discrimination. Mm-hmm. Hindi naman. Hindi discrimination yan. Kasi yung mga bulag, pwede naman natin bigyan ng trabaho yun. Uh-oh. Except yung mga trabaho. Except yung mga trabaho na kailangan ang mata. Like for example, driving, kung kailangan ang mata yun. Oh, kasi we are talking about safety kasi dito. Oh, for example, cameraman. Pwede ba ang bulag maging cameraman? Di ba? Paano yan? So, hindi pwede yan. Other work, pwede. Pwede siya maging showbiz. Pwede siya maging artista. Pwede siya mag-host. Pwede siya ganun. Correct. Pero maging cameraman, kailangan mata yan. Driver, kailangan mata. So, ganun din. So, ang purpose ng batas, may mata ka nga kung nagbulag-bulagan ka. That's why dapat ka hulihin kasi pag na-drive ka, hindi lang yung buhay mo ang hinahawakan mo. Buhay ng passengers mo yung hinahawakan mo. So, hindi ka dapat magbulag-bulagan dyan. Oh, except sa pag-ibig. Ito na, sige na. Sige. Hindi, kasi maikli yung oras, partner. Kailangan na natin tapusin yun. Talaga nga ito, paano yung sumisegue? Siyempre, kailangan ka na ng buhay. Oh, sige na. Bulag pala ang pag-ibig. So, namin kayong masaya. Ito na. Para doon sa mga nangangailangan pa rin ng mga legal advice, lalo na kung hindi naliliwanagan sa batas dito sa ating bansa, paano ba natin ma-reach itong si attorney? Yes, you can visit my website sa www.marktolentinolaw.com. Sa website na yan, nandun lahat ng links sa Facebook, Twitter, yung Viber natin, nandun lahat yung mga informations natin. Then, you can visit and like my Facebook page. As of now, mayroon na po tayo 93 or 94,000 followers. And yung mga videos natin, yung mga views, mga reach, mabot na ng mga 500 to 600,000 yung mga reach natin. Wow. So, you can like and message my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. I repeat po, facebook.com/MarkTolentinoLaw. Sa landline natin within Metro Manila, pwede kayong tumawag sa 209-6203. I repeat po, 209-6203. O sa mobile number natin, pwede kayong mag-text. Tumawag and ask for meeting appointment. By the way, yung advice natin, libre yun. Walang bayad yan. Tawag lang kayo and ask for meeting appointment schedule. Sa mobile number natin, sa 0917-329-5353. Text yun or Viber sa 0917-329-5353. Or yung sa mga abroad na mga kaibigan natin, pwede kayo sa Viber or sa Skype. Yung Skype natin, yung username natin is Mark Tolentino. MarkTolentino. Ayan. Marami ng options sa ata. Wala lang a reason na hindi malaman ang batas. Ayan. Hindi kayo malukhi. Yes. Basta't na niya si attorney, one call away. Ayan. Mabilis na yan. At saka, ito, marami salamat ulit dun sa nagpadala sa atin ng kanyang hashtag HQOTD. At para sa mga kababayan pa natin na gustong magtanong, alamin ang batas, ilagay lamang po yan sa ating comment box dyan sa ilalim. At ilagay lang po ang hashtag HQOTD para mas mabilis po namin yan makita. Ako, basta batas ang pag-uusapan natin, makialam kayo palagi. Of course. Mahirap maging T-A-N-G-A. Mahirap po yan. Ayan, magkita-kita tayo muli sa mga susunod nating episodes. Marami pa tayong pag-uusapan dahil malawak po ang ating batas dito sa show. At again, maraming salamat po muli sa inyo. Tandaan ninyo, ang signal is number 18 and sa sky is 129. And maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala sa kaisa-isang palatuntunan na programa sa television. Kasama si Atty. Mike. Oh, of course. At syempre, dun sa mga hindi pala nakapanood ng mga past episodes natin, bisitahin niyo naman po ang DZRH News Television
sa Facebook at syempre sa ating website sa tzrhnews.com at sa ating YouTube channel. Ayan, hanapin niyo lamang po kami dyan. At magkita-kita pa rin tayo dahil marami pa tayong pag-uusapan. Attorney, thank you so much. Sa marami pang edisyon. Yes, At kami pa rin po syempre ang inyong mga kasama. Ako po si Bien Dacles. Si Sunny Casulla pa rin po ito. Hanggang sa susunod na episode ng Legal Minds! Bye-bye!